Like it? Papa, me too. Mm. Okay. Hey. I'll be just chucks. Okay. Okay. That's a more. Huh? More. Yay. Yummy. Simula nang mawala si Nanay Jacqueline ay si Andy na ang nag-take over ng lahat ng kanyang naiwang, lalong-lalo na ang mga properties, mga bahay at gamit ni Nanay, mga luxury items at iba pang ipinamana kay Andy at Gwen. Sinamantala naman ni Andy ang pagkakataong maiayos ang mga ito habang nasa Manila sila ng kanyang pamilya. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Hindi mo na nga makakauwi si na Andy sa isla dahil sa marami-rami pa silang aayusing mga bagay na naiwan ni Nanay Jacqueline. Dito muna sila mamamalagi kasama ni Philmar at ng dalawang bata, habang si Ellie naman ay na kay Jake. Enjoy naman ang dalawang bata sa Manila at ayos na ayos dahil gustong-gusto nilang lumalabas dito. Marami ring tao ang nakakakita sa kanila at ganun din marami silang nakakabanding na iba't ibang tao. Nagpapasalamat talaga si Auntie sa partner na si Philmar dahil sa pagkamatiyaga nitong mag-alaga kina Lilo at Koa. Pagkising pa lang sanay na kung ano ang ginagawa sa mga bata at kung paano nila matatapos ang maghapon nang sila-sila lamang habang wala si Mami Auntie. Sinimulan nga ni na Philmar ang kanilang umaga ng mga bata na mag-exercise habang wala si Mami Auntie. Kailangan ay may exercise sila araw-araw para ang mga bata ay sanay na din sa ganitong gawain para sila ay maging healthy. Matapos nga nilang mag-exercise mag-aama ay inilabas naman ni Philmar ang mga ito para naman maarawan at makapaglakad-lakad. Kasama rin ito sa kanilang morning routine ang makapag-walking, pati ang mga bata hindi lamang siya. Hindi alintana ang init ng araw dahil ito talaga ang kanilang inaabangan, ang morning sunshine. Medyo emosyonal nga rin si Andy hanggang ngayon dahil hindi pa rin makalimutan ang nangyari sa kanyang nanay. Kaya ngayong busy siya ay namimiss naman niya ang bonding ng kanilang mag-aama. Sabi nga niya, "Soon I get to join you guys again. Thanks for being our support system during this time." Ipinorma naman ni Philmar ang kanilang mga anak at lalabas nga sila para mag-lunch. Magla-lunch day sila kasama si Lilo at Koa, silang tatlo lamang. Marami nga ang pumuri kay Philmar dahil nakitaan siya unconditional love kay Andy dahil sa kahit napakasimple lang ni Philmar bilang isang taga-Siargao ay ipinapakita niyang kaya niyang itaguyod ang kanyang pamilya o pamilya nila ni Andy. Look at Papa. Papa, me too. Love it? Like it? Papa, me too. Mm. Okay. Hey. I'll be just chucks. Okay. Okay. That's a more. Huh? More. Yay! Yummy! Hi! Hi! Is it okay? 1, 2, 3, 4,
Sobrang busy lang ni Andy ngayon sa dami ng inaasikaso kaya talagang si Fillmore na ang in-charge muna sa mga bata. Para matapos ni Andy ang mga dapat asikasuhin kasama ang kapatid na si Gwen habang hindi pa ito bumabalik sa Amerika. Okay naman kay Fillmore na matapos ni Andy ang lahat bago sila bumalik na Siargao para naman walang makalimutan si Andy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 41. Ikinatuwa pa nga ng mga netizens na nakikipagsabayan nga sina Lilo at Koa sa kanilang Papa Fillmore habang nag-exercise nga ito. Bagay na ginagaya ni Lilo at Koa ang pagiging athletic nilang mag-partner. 8, 49, last one. Thank you. Marami nga ang nagkomento sa ipinost ni Andy na soon I get to join you guys. And thank for our support system during this time. Marami ang nakaka-relate. Kaya naman sabi ng isang commenter, Andy, you are so blessed to have Fillmore in and your kids. Sabi pa ng isang commenter, Andy, no need to hurry. Big hug. Avid fan of your family. Sabi naman ni Mara Raru, ang galing naman ni Lilo, kayang-kayang sabayan ang papa niya. She's a pro. Love you, Lilo. Napakabuting ama ni Fillmore sa mga anak niya.